At eto naman ang sinabi ni Wench Improgo. Buti pa raw si Pacman kahit na neophyte na kongresista, alam kung ano ang kanyang mandate. Di raw tulad ng ibang militanteng congressmen, wala raw ibang ginawa kundi ang mag-grandstand. At eto pa ang isang agree sa ginawa ni Pacman, si Rocky Katampatan. Sabi ni Rocky, dapat lang daw talaga na mag-move on na ang mga mambabatas. Meron naman daw binuong Truth Commission si Pinoy para imbestigahan si CGMA. Hindi naman daw kasi nila binoto at binabayaran ang taong bayan para lang mag-okray ng kung sino-sino. And lastly, ito ang isang kumontra sa unang tatlong binasa kong comment. Tinatanong ni Zel Cruz Sirenio, pagkatapos ba daw ng lahat ng iskandalo, mag-move on na lang ba tayo? Isa daw malaking balimbing si Pacman. Sabi pa nga ni Zel, move on your pace, bye, you know? At sa panahon na ito, magbabasa ako ng isang fresh comment. Galing kay B-Boy Baribaib, 30 minutes ago, move on, haler, pakyaw naman. Tingnan mo naman ang pinagtatanggol mo. Halatang guilty, iwas to the max. Itali na yan sa upuan para makinig sa batikos. Nasa sesyon, titindig, lalabas. Ha, ha, ha. Maraming salamat. Ano? Okay, balikan natin ngayon si Attorney Midas Marquez. Okay, dun sa tanong natin kanina, Attorney, yung nabiti na tanong, ano? Bakit po napili ang Korte Suprema? Eh, mas maganda naman ang kita sa privado. Well, nag-isip din tayo mag-resign, ano? At mag-practice sa labas. Okay. Pero nung minsang nagpapaalam ako, parang napakiusapan na pag-isipan muna ng mabuti. Eh, pagkatapos nun, hindi na ulit na ulit. Di ba, sikat naman kayo. Ano po yung... Mga classmates yung dati, mayaman na. Eh, kayo, sikat naman kayo ngayon. Diba? Ano pong part nung stint ninyo sa Supreme Court na sumuko kayo? Sumuko? Hmm. Siguro nung sobrang daming trabaho nung panahon ni Chief Justice Puno. Kasi nun, tatlo yung opisina hinahawakan ko. At mukhang si Chief Justice Puno ang isa sa mga pinaka-visible talaga na Supreme Court Justice. Si CJ Puno kasi very intense sa trabaho, very passionate. No? So, talagang medyo mahirap to keep up with him. So it's really a calling, no? What you're doing. Oo, palagay ko. Tsaka kayo lang hindi mukhang matandang hukluban sa Supreme Court. alam niyo mga kapatid, bukod kasi sa pagiging spokesperson ni Attorney Midas Marquez, siya rin yung hepe ng Office of the Court Administrator. No? So, ano naman ang pinagkaiba nito, itong trabaho mo sa OCA? Well, yung dun sa Office of the Court Administrator, ikaw yung pinaka-chief administrative officer ng lahat ng mga korte at ng mga huwes sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas yan. So, you have supervision over more than 2,000 judges across the country and some 27,000 court personnel. No? Mm-hmm. Pati na yung mga halls of justice na medyo... yung iba dilapidated. Yung mga courtroom na kung saan nandun nakabinbin yung, halimbawa, yung kaso ni James at ni Chris Aquino, yung mga ganun. Ayan, meron na yun. Kasama mo sa Supreme Court yun? Hindi, sa OCA. Lower Court. Sir, ilan ba ang ano, sa mahigit 2,000 mga judges, ilan mga nakabinbin na kaso approximately? Sa lower courts, nasa mga more than 600,000 yan eh. Wow. Mm. Kaya dito pumapasok yung kagandahan ng tinatawag na Justice on Wheels. Totoo yun. Ano? Kasi dito sa Justice on Wheels, in less than 2 years, meron tayong napalaya siguro na ngayon nasa mga 6,000 inmates already and then we were able to settle cases siguro nasa mga 7,000. No? So... yung doon lang sa dalawang ngayon, yung 6,000 criminal cases yan, no? And then 7,000 civil cases, 13,000. Natapos yun sa Justice on Wheels. Ibig sabihin nun, hindi na yun aakyat for appeal or ano, sa tanggal na sa court system. So you're able to declog yung congested court dockets natin. Paliwanag lang natin, Attorney, no? Sa mga kapatid, yung Justice on Wheels po ay literal na bus na may laman na dalawang huwes na doon mismo sa physical site ng ano, doon tinatry na kagad yung kaso, doon inaayos sa kagad. So parang mabilis, no? Ang huli niyong ano ay Iloilo at Bacolod. Tama yon. Last week, nandun kami sa Iloilo at Bacolod. Sa Iloilo, in 3 hours, we were able to release 169 inmates. No? Wow. Tapos the following day in Bacolod, 106 inmates naman. No? Ito yung mga overstaying inmates, yung mga talagang dapat ng mapalaya, kaya lang hindi makalaya dahil walang abogado,
kulang sila ng pambayad sa abogado kaya walang umaasikaso sa kanilang mga kaso. So, paano yung mga ano, attorney, mga yun sa Justice on Wheels, paano yung mga kriminal na paano niyo gagapusin yung mga yan eh? Di ba nasa labas kayo? Saan naman meron bang kulungan doon? Eh, pumapasok ba yan sa loob ng pinaparada yan sa labas ng ano, pinaparada yung bus sa labas ng kulungan. Ah, okay. Para, matutuwa sa inyong BJMP niyan, attorney. In fact sa Sarangani, yung Sarangani, province of Sarangani, uh-huh, was requesting yung bus para padala doon. Ano? Mm. Kaya lang, sobrang daming nakapila, hindi namin napaunlakan yung Sarangani. Ang ginawa ng Sarangani, bumili sila ng sarili lang bus. Mm-hmm. Tapos dinonate nila sa Supreme Court. Uh-huh. Yung bus, ang binayad nila, kasi hindi naman brand new yung binili na, reconditioned. No? Pero inayos, mukhang brand new rin, naayos eh. Parang nasa mga kulang-kulang 1 million yung ginastos nila. Eh, sisi yung kay Manny Pacquiao yan. No. Okay. Pero nung ginamit nila yung bus, in 6 months, sinasabi nila sa akin, they were able to save 600,000 pesos. Wow. Kasi hindi na nila kailangan pakainin yung mga inmates dahil nakalaya eh. Mm-hmm. So in 1 year, siguro bawi nila yung bus. Bawi na sila. Mm-hmm. Ang condition naman ng Sarangani at that time was tapusin lang yung mga korte doon sa Sarangani and then we can use the bus. Kahit saan namin gusto gamitin, pwede na. Sir, may ibang tanong ako. Meron na ba kayo nauulinigan na plano si Pinoy tungkol sa death penalty na sinuspend ni PGMA? Wala pa kaming balita kung i-restore yung death penalty. Attorney, no, going back to Justice on Wheels, do you think that it... I mean, kaninong idea to? Tsaka parang di ba dapat na talagang nasa mga courts yan? And doesn't it show na parang di kaya nung court yung number ng cases or dapat ba kayo mag-expand or something? Well, ang Justice on Wheels kasi talagang ang original objective nun is to go to areas na kung saan malayo yung korte, mm-hmm, na hindi mapuntahan ng mga tao, no, dahil malayo. Pero ngayon, nung panahon nga ni ni Chief Justice Puno, mm-hmm, that's why we call it the Enhanced Justice on Wheels kasi para sa kanya it was underutilized, mm-hmm, no? Kaya nilagyan natin ang mga iba-ibang components. Nandun yung jail decongestion, mm-hmm, yung pagpapalaya ng mga inmates, yung case docket congestion, yung mga civil cases wherein nagdadala tayo ng mga mediators para... Kasi katulad nun, yung sa isang kaso sa Lucena yata yan, no? 10-12 years na, mm-hmm, sa husgado, mm-hmm, hindi pa rin didesisyonan, no? Kasi yung mga magkabilang panig talagang away ng away. Is it because it's hard to get them together or bakit siya marami silang ng... marami yung talagang ayaw nila magkasundo, okay, no? Kasi iba yung ano ng judge, yung judge hindi naman yan na active mediator, So what we did, we brought along with us mediators, and the mediators was able to settle that decade old case. So meron tayong yan, yung jail decongestion, case docket congestion. Tapos since nandun na rin si Chief Justice Puno, meron tayong yung dialogue with the justice sector, no? Nandun yung mga pulis, nandun yung mga abogado, mga fiscal, mga huwes. So pinag-uusapan, bakit ba mabagal ang usad ng kaso dito, ano ba mga problema? And we're able to solve so many mga concerns there. So, itong Justice on Wheels, tinuloy ng Tinuloy ni Chief Justice Corona yan. Mm. Tinutuloy na yan. Any basta, other, any bigger plans for Justice on Wheels under Chief Justice Corona? Well, we're looking on some other siguro ways on how to expand it. Mm-hmm. No? Kasi we started with mga 3 buses ngayon, 8 buses na eh. Okay, so, medyo, mas marami na tayong tapos, ano, pwedeng gawin. No? Medyo kapuso tayo sa oras, Attorney Midas Marquez. Isang tanong na lang mula sa akin naman. Medyo not to be too much patronizing. No? Okay, mm-hmm, naman kayo as a spokesperson. Mm-hmm. Meron ba kayong konting tip para kay spokesperson Lacerda? Yes. Hindi, siguro, okay naman, no? I've been watching yung mga spokespersons also kasi syempre kumukuha rin ako ng mga tips. No? Nauna kayo sa kanya. Oh, nauna kayo. Pero kahit nauna meron ka rin matututunan doon, okay, sa mga bago. Mm-hmm. Eh, diba? Palagay ko, ang tingin ko, hindi lang siya masyado pang sanay. Mas sanay din. No? Mm-hmm.